Alright, good evening ladies and gentlemen. Juan Lu here and I'm with my good friend Cian Lim. Kumusta, Cian? Hey, grabe Sir Juan Lu, isang karangalan na mapadpad naman dito sa ano mo sa broad sa page ko. Parang news ang dating. Ang galing. Hindi naman Facebook page lang 'to at saka mga kaibigan lang din natin ang nanonood, Cian. Yes, no, pero sobrang isang malaking karangalan na guest mo ako dito sa show mo and sa lahat ng nanonood or sa lahat ng manonood nito nagsimula yung parang relationship natin as friends because I am a huge fan ng ginagawa ninyo sa puppetry in the ventriloquist world, in the puppetry business. So yeah, kaya ganun. It's just a quick background. Baka nagtaka mga tao, but sila magkakilala, ganun. Sabi mo fan ka namin, pero kami naman fans mo rin. Kaming lahat ng mga ventriloquist dito sa Pilipinas, when we found out na may interest ka sa ventriloquism, ayun, nabuhayan ang loob naming lahat. Pati si Oni, si Ruther, alam mo na. Matagal na nito, di ba, sir? Kailan pa ba ako nag-reach out sa inyo? Mga 2017, 16? Di ba ang tagal na? Halos 5 years ago. Yeah, mga ganon. Kinikwento na ni Jen Yang na, Actually, una kitang napanood sa ano eh, Gandang Gabi Vice. Si Junjun sa GGV. Tapos napanood ko si Junjun. Uy, si Cian nag-ventriloquism. So binalita ko kaagad kila Oni, tsaka kila Ruther, tsaka sa lahat. Tapos ang mga jokes noon galing sa iyo. Di naman. But I mean, syempre, you have to start somewhere and right, learn from the best, 'di ba? Learn from the best. Ikaw na 'yon. Thank you. And then si Jen Yang ang nag-hook up sa atin eh. And sabi nga niya, and until one afternoon, na-receive ko yung text mo. Hindi ako makapanood. Oh, si Cian, nag-text. Sabi ko agad sa wife ko, oh, si Cian, nag-text. Sabi ng wife ko, yung lokohe mo. Hindi ayaw maniwala ng wife ko eh. Until we finally met dun sa lugar mo. And ayun. Yeah. So, it was actually, di ba nag-reach out ako kasi I was conceptualizing a movie na gusto kong, and it's still ongoing. I'm still writing the script. And sana mag-push through. Ang hirap gumawa ng pelikula ngayon eh. Yeah, sa mga hindi nakakaala, medyo maraming restrictions because of the pandemic. And right. Hopefully matuloy yung pelikula na kino-conceptualize ko for the puppets. Yeah, tuloy natin 'yan. Basta inisip mo at ginawa mo at saka palagay mo maganda. Tuloy natin 'yan. Hopefully yes. Sooner than later. Mm-hmm. I mean, sana pagkatapos nitong pandemic, magawa natin ang paraan. Oo nga eh. Tapos mga ano natin, sa mga nanonood ngayon at sa mga sa gusto ko lang sabi, alam na ba nila na ng mga fans mo, Sir Juan Lu, na napunta sa akin yung iba mong mga puppets? Baka magulat sila. Oo. Yung iba alam na. Si Oni nga, Rizian, nagulat eh. Si Oni, sabi niya, binenta mo si Kong Dom. Oh, ni Carl Camo, binenta mo si Kong Tom. Ah, nagulat din si Oni. Eh, sabi ko, wala, kailangan. Ipasa ang Bertud ni Juan Lu muna. Di ba? Dami mo puppets dyan eh. Eh, sa'yo naman napunta, okay, masaya na rin ako. Ang napunta naman sa'yo, dalawang hard figure na si Kong Tom tsaka si Mang Kaloy. Both the Dan Pace figures. Napakagandang mga puppet niyan and nako, may character na yan at may followers na yan at nako, ang dami, nako, part of history na yan. Yung Dan Pace na puppet is actually, yung puppet ko na si Junjun is actually Dan Pace din, yung my very first puppet. Dan Pace. Diba, isang hulma nila tama, eh. No? Isa. In fact, nung nakita kita sa GGV, kita ko kagad yung figure mo, Dan Pace. Pero nalaman ko lang na loaded pala tong si Junjun, may stick out tang din siya.
nung nagkita na tayo, sabi ko, loaded pala to dahil hindi mo ginamit yung features na yun sa GGV. So nakita ko lang nung nakita na tayo. Mahirap din ah. I mean, it looks, ang ganda niyang the illusion itself, ang ganda niyang panoorin. Habang yes, hawak ng isang puppeteer, ng isang ventriloquist, ng isang puppet. And once you try to do it, ang hirap. Kasi there's so many things going on. And it's a skill na I think requires tons of hours, years of practice for you to be able to perfect it. That's true, that's true. And maraming hindi nakakaalam, no? Maraming hindi nakakaintindi. Although a lot of people are interested in ventriloquism, akala nila ganun lang kadali, no? Pero if you can imagine lang siya, no? You're holding the puppet, you're manipulating the puppet para hindi siya naka-steady lang. At the same time, iniisip mo yung spiel mo at iniisip mo yung spiel ng puppet. Yes, so, yes, diba? Yes. Oo, so tuloy-tuloy yan. Tapos habang iniisip mo yung spiel mo, habang iniisip mo yung spiel ng puppet, minamanipulate mo naman yung puppet na magmukha siyang tunay at hindi siya, diba, kumbaga sa, ano eh, hindi and siya on top dead, of all that, tama-tama, Sir Juan Lu, and sa yes. on top of all that, kailangan mo pang pakinggan ang audience mo, diba? Kasi you have to be mindful of the audience din. Kasi sometimes baka hindi na nila nagigets or 'di ba pakiramdaman din siya eh. I think it goes parang ano rin eh, parang sa acting may ganun din kami. There's so many technicalities kasi pag napapanood mo sa TV, okay, kala mo ganun lang, but there's so many so many layers for you to get there. Ang dami mong kailangang aralin, especially something in common is yung character ni, sabihin natin, si Nicolo, character ni Congressman Dominador, character ni Junjun, na you really have to know the character para you know the basic. Kung makapagsalita, akala mo, professional puppeteer. No, but you've researched a lot eh. Alam ko, marami kang alam eh. No, hindi naman. I mean, it's very similar kasi to somewhat similar to acting na you kind of have to know the basic foundation na, yung script mo, yung technicalities na nandiyan yung camera, yung kung paano mo bigkasin yung word, but it all boils down to character, 'di ba? And nung nakuha ko yung mga puppets, I was so excited. I even have, hindi natin na mention si Andok. Andok, yes. Andok. Na-miss ko nga si Andok dahil may show ako ngayon sa The New Channel, yung The Puppet Story sa TNC. Na-miss ko nga si Andok dahil ako sabi ko, magagamit ko sana siya doon. Pero okay lang yun. Na-mention mo yung na-mention mo yung character eh. Kasi long time ago, maybe about, I don't know, 10 years ago, yung life story ko ginawang sa TV5 yung ang title True Confessions. So yung life story ko yun, ang gumanap eh, si Bayani Agbayani. Doon ko nakita, because I was in the taping, doon ko nakita yung iba pala, hindi biro umarte. Kasi ang eksena wake ng father ko eh. So si Bayani was crying. Niyak siya, no? This is real life. Kumbaga inadapt yung buhay niyo po ito. Oo, life story ko kumbaga parang MMK, yung true life story MMK. Ko. Parang MMK pero ang TV5 version is True Confessions. So ito na, si Bayani, umiyak siya dun sa wake, ano? Tapos si Evangeline Pascual, umiyak din. Evangeline Pascual played the role of my mother. Tapos nagsabi ng director, cut! Stay in your character. Pero nakakata. Stay in your character.
sa pinanonood ko, ngayon lang ako nakita ng gano'n, sabi ko, ang galing. Kasi nakakat, hindi nagro-roll yung ano, pero umiiyak pa rin sa bayani, umiiyak pa rin si Evangeline Pascual. And this was for a while, ah. Tama. 5 minutes to, dahil may problema dun sa kung ano man yung inayos ng director. And yes, then nag-roll ulit, action, tunuloy. Sabi ko, ang galing, sabi ko talaga. It's the same in puppetry. I mean, in ventriloquism, no? The puppet has to maintain its character pa rin. And yeah, pag na-off character si puppet, wala na, hindi na effective. Parang kailangan talaga. Kaya nga maraming, siyan, makuwento ko lang sa'yo. Maraming nagre-request kay Kong Dom sa children's parties. Sabi ko, talaga? Oo, sabi ko, madam, have you seen The Act of Kong Dom? Hindi. Oh, pero medyo uma-adult si Kong Dom eh. I think, adult eh. Napanood ko yung mga videos mo, mas more on the jokes are more on the adult side. So exactly. Kaya love na love ko yung character ni Kong Dom. Kaya the usual galit siya sa asawa niya. Marami. Tapos the thing is, gusto nila sa children's part, ma'am, hindi po pwede. Kung hindi niyo pa po napapanood si Kong Dom, panoodin niyo. Medyo pangalan pa lang, hindi na pang children's party. Okay, so yan, batiin natin itong mga nanonood ngayon. Sino ba yan? Saan ito, mo nakikita? Ito, wala akong nakikita dito eh. Eh dito, meron akong tablet na extra. Okay, alright. Para napapanood ka rin. Corazon Octaviano. Uy, nawala. Ayun, Corazon Octaviano Bustamante, my schoolmate in Quezon City Science High School. My classmate pala in Quezon City Science High School. Nice, Ja Mertalia, nice. Jaja Cabrera. Ingat ka sa mga, Sir Wano, sa mga pangalan. Kasi sometimes may mga nabibiktima ng maling pangalan. Ah, ganun ba? Oo nga, no? Hindi ko... Uy, meron andito, siyan, KATG. Kim, siyan, around the globe. Ayan. Mga ever so loyal supporters natin at kaibigan. Oh, really? Wow, they're here. Thank you muna. Teka muna, hanapin ko yung comment nila. Kasi if you notice, pwede yun, Cats, pwede natin ilagay sa... Wala ka bang monitor? Nakikita ko yung... Yung screen. Yes, pero yung comments, hindi. Alright, we have Edmond Calidro. Thank you for watching, bro. Si Jake and Las. And by the way, Sir Wanlong, ganda ng poster niyo sa sa likod. Uy, kita mo ba? Oo, kita ba? Yan yata yung ipapamana mo sa akin, di ba? Ah, hindi yan. Kasi teka muna. Ayusin ko lang tong layout, ha. Para mas makita mo yung layout. Para mas makita mo yung yan. Yan. Ganda. Yan. Ito yung kinikwento ko sa iyo, si Ian. This is Charlie McCarthy. Ito siguro ang pinaka sikat na ventriloquist figure. Ang ventriloquist niya si Edgar Bergen. Si Edgar Bergen ang tatay ni Candice Bergen, si Candice Bergen si Murphy Brown. Ayan si Kermit the Frog at ito naman si Howdy Doody. So to eh? Marionette, Muppet, saka ventriloquist figure. Puppets and Things on Strings, National Museum of American History, Smithsonian. Actual poster to sa Smithsonian Institute sa US. Parang yan yung napangako mong ibibigay sa akin, ha? Hindi ko pinangako sa iyo. Ang pinangako ko sa iyo, maganda, mas malaki dyan. Kaso hindi puppetry related. Doble laki niyan. Yung para sa'yo, baka dobling laki. Baka tapulin mo yun, Sir Wando. Ha? Tanggapin ko pa rin. Hindi, yun? Harry Houdini. Kasi, yan. Hindi ko na nakalimutan, sir. Ha? Padaanan hindi, mo dyan. Hindi. Oo, sige, anytime. Uy, actually, I'd like to thank you. I'm using your... Ayan, papakita ko lang sa madlang people. Ito po, ibigay sa akin. Buti naman nagagamit mo. Ako, gamit na gamit ko. At napakaganda ng tunog. Tsaka, That's good. Ayan. In fact, this is what I use on my show sa The Puppet Stories at the News. Nice. At least you have better audio. Yeah, better audio and very reliable. At alam mo naman, di ko kayang bumili niyan. Kaya thank you for giving me one.
Ayan. Teka muna, post ko lang ibang mga nagko-comment. Ayan. Para sige, naman sige, alam sige nila na ina-appreciate natin. Yung mga taga-Pampanga pang naman nanonood. Hello, hello po sa inyo. Talaga ba? Hindi ko mabasa. Sir Juan Lu, yung ano, sa mga nanonood ngayon, baka may oras sila, manood po sila sa Netflix ng pelikula namin. It's Love the Way You Lie. As we speak ngayon po ay number one po siya sa Netflix, so sana po masuportahan ninyo at mapanood ninyo, dahil syempre ngayong meron tayong pandemic, medyo mabigat sa loob ang panahon, we need a feel good movie, so sana mapanood niyo to. Eh, wag kang magalala, pagkatapos ko natin mag-live, panunodin namin ni Eli yung... Eli, get ready with Netflix. We'll watch Kuya Sian sa... Yan, yes, 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 okay, sir. Ayan, tell mommy na get ready with Netflix. Kunwari lang may Netflix. Alright, so Sian, let me just read a few comments here. Para alam naman nila na appreciate natin ang kanilang... pagsama sa ating ngayong gabi. I have Dave Mintak. Hi po, Brenda Banasen Moreno. Pa-shoutout po lahat ng nanonood sa Apalit, yes, Pampanga. Yes. Wow, we have friends. Taga-Pampanga pa. Oo, gising po po pa si Nicolo. Uy, nahanap nila si Nicolo. Quezon City here. Oh, Idol Juan Lu. Yes, Idol Sian. Done watching your movie. Love it. From Jens de la Paz. Teka, maraming salamat. Nalagay ko yung comment. Lagay ko yung comment ni Jens de la Paz para ayan, nanood na raw siya ng kanya. Ayan. Marami, well, Jen, maraming salamat naman. At sa lahat, syempre, ng nanood so far ng pelikula, I'm very happy na, yun nga, nabigyan niyo ng oras. Siya, excited naman ako makita yung, ano, pwede mo ba ipakita yung bago mong puppet? Sige ba! Dito oo, yan. Para naman. Eksklusibo yan sa'yo, Sir Juan Lu. Well, sa mga hindi nakakaalam, malaki ang utang na loob ko kay Sir Juan Lu, dahil medyo na-mute ka, Sir Juan Lu. Yan, go ahead. Okay. No, sa mga hindi nakakaalam, Sir Juan Lu actually helped me acquire this puppet. Ilang weeks din ang hinintay natin, no, sir? Tama, oo, medyo. Nakatatlong buwan ba? Oo, mga ganun, more or less. And nagulat na lang ako isang araw po, ladies and gentlemen, for those of you watching. Isang araw na lang nag-text si Sian, pupunta dito sa bahay. Nakapanik kaming lahat dito. Nagpanik kami lahat. Kunin ko muna, sir. Sige. Sige, habang kinukuha po ni Sian yung kanyang puppet, ay so solo layout muna ako para makita niya naman na bagong kupit ako. Hindi po. Sige, batiin ko na lang po muna kayo. No? Lahat ng nanonood ngayon, thank you very much for joining us. Alam niyo po si Sian Lim. Sian Lim is, of course, we all know he's a good actor. He's a very good actor. He's also a director. And baka ngayon niyo lang po nalaman, he is a ventriloquist. Ayan. At yung ipapakita niya po, yung puppet na kinukuha niya ay napakagandang puppet. Isa po sa mga pinakamamahal na puppet sa buong mundo, ng one of the most expensive puppets in the field of ventriloquism. He's going to show us in a little while. Batiin ko lang, John. Ayun, ayan. Ito na pala. Teka muna. Yan. Ayun! Nako, sana nanonood si Oni. Wow, teka. So solo layout kita para makita nila yung, at nakita ko rin. Ayun! Huwag mo muna ako ipapasample, sir. Ha? Wala pa siyang okay pangalan. Lang. Hinihintay. Tayong dalawa bibigay ng pangalan dito. Oo. Sige. Tapos, medyo naninibago pa siya sa mundo kasi ngayon lang siya nakalabas ng box niya. Hindi, so, kung natatandaan mo si Ian, nung nakuha mo yan, sabi ko sa'yo, let's start training na. Sabi yes, ko nga, kahit Zoom lang eh, pero ayaw mo ng Zoom, gusto mo talagang personal. Kaya sige, hintayin lang natin matapos tong pandemic. Tama. But yeah, I'm very happy with this puppet. As you can see, it's a tama po ba, correct me if I'm wrong, sir, it's a Selberg?
Yes, it's a Tim Selberg figure. One of the si Tim Selberg is one of the best figure makers in the world, and what you got is a fully loaded Tim Selberg figure. Fully loaded meaning andyan na lahat ng possible na pwedeng ilagay na pwedeng ilagay sa ventriloquist figure, gumagalaw yung kilay. May lowering eyebrows ba yan? Bumababa ba? Oh, meron. Yan yung sinasabi ko. Alam niyo po, ladies and gentlemen, nagagalit nga eh. Alam niyo po, itong mga ventriloquist figures po na ito, ito pong hawak ni Sion Lim na figure na ito, isa po sa pinakamagagaling na figure makers ang gumawa niya, si Tim Selberg. At ang pagpapagawa po ng isang ventriloquist figure, eh ang bayad po niyan is per animation. For example, gusto mo tumataas yung kilay. Teka muna, kunin ko si Nicolo ha, para hindi yes, naman yes, ako yes, ma-out of place. Nicolo, tawag ka ni Kuya Sian po ka dito. Sino to? Si Kuya Sian mo. Hi Kuya Sian, hello po. Hi Nicolo. Hi Daddy. Hi Kuya Sian. Eh, ibig ko lang po sabihin, kaya paliwanag ko sa inyo. Kung gusto niyo gumagalaw yung kilay, katulad niyan, nako. Yes. Just to give you an idea para hindi naman po sa mag-eba. Gusto niyo gumagalaw ang kilay pataas, add $350. Gusto niyo bumababa, add another $350. Ganun po sila maningil. And the one Sian owns is a fully loaded ventriloquist figure. Uy, Sian, andyan na ang lolo natin sa ventriloquism dito sa Pilipinas. Ayan na, pinost ko na. Bumati na si Master Oni Carcamo. Ayan, sabi niya. PM sent. Nag-PM. Ako, PM sent. Baka tinatawaran na. Hindi, pag merong figure, di ba pag may binibenta, PM is the key. O, kaya sabi niya, PM sent. O, PM sent, baka tatawaran niya na yung figure mo. Ako, Oni, not for sale yata yan. Nag-ano nga ako eh, nagpapanindig nga ako kay Sir Oni. Sabi ko, baka naman merong ano, baka naman merong mga puppets. Actually, kay si Sam, at yung kaibigan mo rin na si Sir Sam, nagpagawa ako ng isa pang character. Talaga? Yes, yes. Nagpagawa ako ng isang character. Abangan natin yan. Ang character niya, i-reveal ko na ngayon, is a Feng Shui Master. Feng Shui Master? Yes, yes, yes. Eh, maganda yan para malaman natin kung 2021 is... nasa ano siya, nasa... Of Chinese descent. Etong tropa ko ngayon, Chinese. Medyo nahihiya pa siyang magsalita eh. Medyo ayaw pa niya magsalita. Medyo kakalabas pa lang ng box. Pero, yun. Balikan na muna sa box. Okay, ito yung si Nicolo, bababa ako muna at hindi ko makita yung comments eh. So, babalik ko na muna. Paalam ka. Okay, bye-bye. Don't worry. We'll meet someday, pagtapos nitong pandemic, inuusap talaga yung puppet. Ganyan lang, tayo eh. Sige, go ahead. Ako muna yung mag-solo layout dito. Teka muna, popost po namin yung mga comments nyo ha, para naman makita nyo na we appreciate it so much na andito po kayo. Uy, nahanap ni Grace Gomines. Pasensya na ako, ginaganyan ko yung salamin ko, doble vista kasi. Hinahanap ni Grace Gomines. Yan, si Yan, hinahanap ni Grace, si Junjun. Nako, nasa baba si Junjun. Are you in the east or yes, dun sa Pintang? You no, are in the east. Pag nasa kunwari may trabaho or something pelikula related or mayroon akong I'm accomplishing something, that's yung napuntahan niyo po, that's my studio. Recently put up a production company. It's called XL8. So basically, as an actor and as an artist, syempre meron din kaming na-visualize, na-envision ng mga mga concepts, mga pelikula na gusto naming gawin as a passion project, kumbaga na hindi nadidiktahan ng it's not for commercial, we're not doing it para sa commercial release. I mean, syempre maganda may commercial value siya, pero all pure heart na nanggaling sa puso na project. So dun, in the future, very unfortunate na nagkaroon ng yun nga, ng pandemic ngayon. But in the future, it's there. The office is there and we're working on different scripts.
And si Yan, yung bang pinuntahan ko na yan, ano ba yan, thinking hub, kung ka ba nag-iisip ng mga, ayun. So yun yung kang, it's where right. people can, it's where people can meet, we can discuss ideas, we can brainstorm, at lahat-lahat. Right, right. So that's my studio. Speaking of ideas, hindi ko nalang i-detail, pero meron tayong project na, abangan nila yan. Na. Abang-abangan nila. Oh, meron po kaming project. Abang-abangan nyo. Malapit na. Maka mag-PMS na kasi si Master Oni dyan. Mag-PMS na kayo ulit. Hindi. Kanina kausap ko siya. Alam naman niya. Paano lang yan. Pahapyaw lang po. May project kami. Pakiabangan nyo. I'd like just read a few messages here. Sabi ni Jack Chen, nakakatawa siguro yung Feng Shui Master Puppet na yan. Yeah. Palagay ko ba. Ako kasi naisip ko same with acting yung mga characters na dapat na malapit sa iyo like katulad nitong magiging tropa ko hindi ko pa alam kung ano naisip ko Billy eh. Parang hindi ko pa naiisip yung pangalan niya eh kayo sa mga yung mga nanonood ngayon baka pwede sila mag-suggest Bobby, kaso ang hirap i-pronounce ang Bobby na... Sa ventriloquist. Ang hirap Bobby, di ba? Bobby. Makamahirapan pa ako. Mahirap nga. So, I'm still thinking of a name. But anyways, medyo na off-topic lang ako. I think, kasi Feng Shui, ang mga Feng Shui related things is very close to my heart din. Kasi I love Feng Shui. Right. Sa mga crystals, mahilig ako sa mga I kind of follow certain yung mga energy flow na ganyan, gustong-gusto ko yan, and one of my good friends is a Feng Shui master, kaya naisip ko sa akin, okay to ah, maganda na meron akong kaibigan, and a lot of people can relate kasi marami talagang ang mahilig dyan sa Feng Shui. Adding a little bit of comedy there. It's a soft puppet. Right. First, una ko to na soft puppet, sir. Made by Sam. Okay. Fuentes. Yes, Sam Fuentes. Siya yung gumagawa. Kaya ako rin minensyo na madiliin na niya ngayon. Meron din ako mga puppet na gawa ni Sam. Tsaka isang, actually marami pala gawa ni Sam. Magaling na puppet maker talaga yan si Sam. Yung horse naman na nasa iyo, gawa naman ni Diego yon. You'll meet them soon dun sa ating gagawing project. Teka muna, si Ian, merong nagtanong dito. Nawala ako tuloy. Teka muna, natabunan. Ayun. Hindi raw ba takot si Kim sa puppet na yan? Si yung the black guy, yung wala pang pangalan. Hindi raw ba takot si Kim? Hindi naman. Nakita na ba niya yan? Sa pictures, medyo matatakotin siya eh, matatakotin si Kim. So, wala naman kaming basagan ng trip eh. Kung ano trip ko, yun yung trip ko. yun ako eh. So, I find I'm very passionate with puppets. Very perfect ang puppetry, ang ventriloquism, lalo na sa mga only child, di ba? Correct. So, Actually, si Ian, yung aking, yung sabi ko, kinikwento ko sa iyo kaninang true to life story, yung true confessions, the same thing eh. Lumaki kasi, may kapatid ako, pero maaga silang nag-asawa. So, siguro at the age of, 10, palaki, mag-isa na ako sa bahay. So, doon yung nagsimula yung, alam mo yung kinakausap mo yung mga laruan mo. Parang gano'n. And that's a normal thing. That's a normal behavior, and that's a normal thing sa isang only child na you have imaginary friends, you have you have stuffed animals. Yeah, growing up, ganun din ako. And yun, sa mga nanonood, the mga parents, it's completely normal. Yan, sabi naman dito ni Michael John Terso, good evening, idol, kamusta po kayo? Sabi ng puppet ko na si Not, saan po ba makita? Sana po makita ko kayo ni Nicolo at ni Junjun. Talaga marami ng fans si Junjun. Ha? May ano kasi si Junjun eh. May anong tawag doon? Recall yung pang... May exposure si Junjun. May exposure siya at may recall na. Once na napanood ka doon sa GGV, tapos
few months ago, magandang buhay, dinala mo rin siya doon. And sinare din namin yon, sinare away namin si Junjun sa ano. Tapos doon sa ating ginawang video na MTV natin, ng mga ventriloquist, kasama si Danica, si Junjun din yung kasama mo. Ayan. Uy, andyan na ang ating kaibigan, ang aking, ayan, si Jen Yang. Jen Yang, hi Jen Yang. Hello, Sir Juan Lencian, learning a lot from both of you. All right, and Risa Aboy Tacosalme is here. Hello po, Nicolo, Sir Juan Lu, Sir Cien. Kuya po sila, Sir Juan Lu, nag-live tayo, sobrang late na. Hindi, okay lang yan. Hindi naman ho kami magtatagal. Maybe just another few more minutes. Tapos, baka meron pa ho kayong tanong. Tanong nyo na because Cien is a very busy man at manunod pa tayong lahat ng palabas anytime, niya sa... Anytime ako, sir. Manunod pa kami ng movie niya sa Netflix eh. Ano ba yung comedy ba yun? Comedy, sir, comedy. Ah, baka iba pa, nice. Baka iba pa click mo ha, but wag yung intro pag wala na si Eli. Eli, pag wala na si Eli. Yung intro pinanood na ng wife ko. Ako yung ayoko kasi nang hindi ako sorry ha, pero hindi ko na panood kasi gusto ko nakakatawa, masaya. Sabi ng wife ko, baka manood na to. Baka matakot kayo ni Eli, baka mag-iba tingin niya sa akin. So for that movie kasi I tried my best to have a little bit of physical transformation na parang magpataba tapos hindi talaga alagaan yung mukha ko. So para lang hindi ako makilala as Cian, para makilala lang ako as a character. So now ito, masaya lang. Perfect sa nangyayari. Actually, naalala ko, inimbita mo kami dun sa ano eh, sa premiere night noon. Unfortunately, coding yata kami. Coding yata kami, kaya hindi kami, sayang nga. Gagalit niya sa awa ko. Sabi ng wife ko, mag-grab na lang daw kami. Layo-layo, antipolo ako eh. Saan yung ano mo, premiere night mo? Sa Makati yata yun eh. Tama. It's okay. So okay lang. Nasa Netflix naman. Pwede mong pero pwede niyong panoorin ni Mrs. Wife ko, napanood na niya. Actually, okay, napanood ko yung first part eh. Nung medyo nagkakagulo na. Ayoko na niya. Yes. Alright. Let me just post ito si Nerissa. Ayun, napanood ko na po yung... Ayun, teka, dito ko babasahin. Kasi pag dito, ginaganong ko yung salaming ko eh. Nerissa Aboy Tacosalme, napanood ko na po yun, sir. Love the way you lie. Tawa kami ng tawa. Ang cute po ninyo ni Alex Gonzaga from... Thank you, Nerissa. Ayan, matutuwa si Cian to know that. Okay, Jack Chen, no question. Just thank you, Sir Wanlu, for having Cian. Oh, no problem po. Actually, let's thank Cian for being here. Kasi... Thank you, nakakatawa. Alam mo naman, Sir Wanlu, kung every time tayo magkwentuhan eh. Ang dami natin, hindi enough ang 5 oras sa atin. nagkataon lang talaga na nagka-pandemic. Kung hindi, ang dami natin sanang nagawang project, lalo na yung pag-training mo eh. Sayang, ano? Yes. But syempre, there's always another door that opens, diba? Right. Another opportunity that opens na... Na may express pa rin natin yung art natin amidst the pandemic. Right. And kaya nga yung aking show, The Puppet Stories on the Noon Channel, buti nga ito, timely, kasi andito lang sa bahay, tapos lahat ng guest ko, parang ganito. Lahat ng guest ko nakasa kanya-kanyang bahay din. And kahit pandemic, hindi natin pinabayaan na yung puppetry art or ventriloquism art form, manahimik o mawala. So, yun. Okay, we have a comment here, Cian. Sir Cian, pa-shoutout po sa boss ko na nanonood, si Sir Labasmo. Ito na yung sinasabi. Muntik mo na ako, El Cid. Muntik mo na ako madali. Buti na lang. Winarningan ako ni Cian. Talaga. Sir Juan Lu, basta ang isip mo, di ba? Ganun pala yun. Ano? Alam mo kasi dun sa show ko, sa kabila, hindi ako nagbabasa ng comment. Nagbabasa rin, pero hindi ganito.
Meron akong taga-screen yung wife ko, ni-screen na muna niya. Next comment na. Oo, ngayon alam ko na. Kamuntik mo ako maisaan, Elsid, ha? Okay, teka muna. Babasahin ko muna sa isip ko to. Iba naman. Nasa screen. Ay, hindi, iba na to. Iba naman. Oo nga, nasa screen ko. Nilagay ko pa sa screen, ha? Conservative. Ayan, na Jovelyn Abesami. Sanapin ko si Jovelyn. Yeah. Yun, congratulations Sian, sa movie mo Love the Way You Lie and sa teleserye Love Thy Woman from yes, Jovelyn Abesamis. Mickey Evangelista, hello po Mr. Sian, Grace, shout out naman dyan. Oh, shout out ka daw kay Grace, hey, Gominis. Tama ba? Grace. Baka iba mga Elsid, sabi ni Elsid, joke lang. Love and support. Okay, joke, no problem. Okay yung joke mo, kamuntik mo ako maisahan, pero okay lang yun, LC. Well, yun, thank you sa lahat ng nanood. We're very grateful na maski 10 o'clock, nandito kayo, sinubaybayan nyo kami sa masaya naming kwentuhan. Actually, si Yan, yung boss ko sa TNC, The New Channel, sabi nila, I told them about this. Sabi nila, hindi ba pwede dito sa atin? Pasensya na, pero ano eh, hindi yata pwede. Sabi ko, yes, pag pwede yan. Sabi mo, Sir Juanlu kay Bossing, gawa sila ng show para sa akin. Ako, matutuwa yun. Pag sinabi ko yun, bukas ulit, bukas kagad, meron. Sabihan mo si boss mo, gawa tayo ng ano, parang love tungkol sa pagmamahal, parang love. Seryoso ka ba? Seryoso ka, bukas na bukas paparating ko kay Apple Manansalat at kay Lloyd Luna. So, baka nanonood sila, may konsepto na ako and sa mga supporters ko, I always pag ganito, meron kami mga tayo magkwentuhan, lagi ko sinasabi sa kanila na maybe it was one of my dreams isa yun sa mga gusto ko gawin na magbigay ng mga love advice, di ba, sa mga Sian, wala pang ganyan dun sa TNC, ha? Walang ganyan, parang it's a fresh idea. Sige, actually pagkatapos natin mag live i-PM ko na kagad si Boss Apple Manansala and Boss Lloyd Luna. Alam mo, si Danica, do you know Danica Acuña? You told me about her, yung she also does puppetry po. She's a ventriloquist and ventriloquism ang ginawa niyang talent sa Binibining Pilipinas. She's representing Romblon. She's a fantastic ventriloquist. Naging guest ko na siya sa The Puppet Stories. And nung nag-guest siya, narinig nung aming mga producers yung kanyang advocacy, which is children empowerment through art. Now, may show na siya sa TNC, which will premiere on September 4. Galing. Congrats. Oo, natuwa sila. The title of the show of Danica Acuña is Danny Arts, D-A-N-A Arts. Panoodin niyo po yan. They will focus on empowering children through arts. Okay. Galing, ikaw sir. Naman. Ang ganda ng advocacy niyo, sir. I mean, lalo na yung show niyo, The Puppet Stories. Uy, ayan na. Diba po ba? Ayan na, Sian. Dr. Love, Sian. Pwede ba yun? Yan lang gawin natin title. DLX. DLX? Talaga. DLX. Ibalik ko lang na ang ganda ng ginagawa ninyo, especially ngayong pandemic, na yun nga, syempre, we're all going through something medyo mabigat sa ano natin, sa isipan natin. But what you're doing with Nicolo and all your other puppets is kumbaga you're making people happy with your show. So ang galing, congratulations doon sa ano, thank you on your show. Thank you. Can I quote you on that? Ganun. Oh, naman. No, Sian, kidding aside. We're two seasons short na para matapos na yung season 1. We're starting season 2 on September 7. Itong last two seasons namin, next week, Tuesday and Friday. Tuesday, ang guest ko si Stephen Thomas. He's one of the organizers of this puppetry festival happening in Thailand on August 28, 29, and 30. Yun namang last episode namin,
yung pamilya ko naman ang ipapakita ko yung talent ng ni Eli, ng wife ko. Magaling si Eli, magaling si Eli. Ay, sako, salamat, tuwan-tuwa nga nandito sa tabi ko. And tapos aside from Stephen Thomas and myself and my family, ang nag-guest ko na kanina, ang guest ko from Germany last Tuesday, from Israel, from India, from Thailand, Indonesia, Malaysia, pinapakita namin na ang puppetry art ay talagang alive na alive sa buong mundo despite the pandemic. Although lahat tayo nagkakapupo. Wait, teka muna, nag-comment si Oni. Yan. Si Yan, may idea na ako sa love advice show mo with your puppet. Ayan. Ba talaga ito si Master? Master Oni. Ganyan talaga pag 60 years in the business na. Bilis na kaisip ng concept. At hindi lang yun si Yan, si Oni Karka mo rin, ang writer ni Danica dun sa Danny Arts. Kaya magandang show yun. O yan, di may title na, tapos may writer na ulit tayo, si Master Oni Karka mo. Tuloy na natin yung Love. Ano yun? DLX? Dr. Love si Yan. DLX, Dr. Love si Yan. Sige, yeah, sir. Yan, well, thank you. Thank you so much for guesting me here for sa lahat sa kwentuhan. At lahat-lahat and thank you teka for muna, time. Ano, Sian, yes, before sir. We say goodbye, before we end the show. Okay, go ahead. Ayun, nasa akin ba nakatutok? Ayun, sa akin. Yes. Well, thank you so much everyone for watching at maraming salamat Sir Juan Lu for having me in your show. At sa lahat ng nanood ngayong late night show natin, at least kahit paano nakapagkwentuhan tayo, nakapag-bonding ng konti. And also, if you guys have time, please watch Love the Way You Lie. Sa lahat ng mga fans ni Sir Juan Lu, sana mapanood niyo po yan. All right, there we go, ladies and gentlemen. Si Ian Lim. Si Ian, salamat. Ha? Salamat. Thank you. Salamat dahil finally nakita ko na yung puppet mo na Selberg. Finally, at kasi excited din kami dyan nila, Oni, na makita yan. And sa Pilipinas, dalawa lang kayo may Selberg ngayon. Ako... Si Oni nagka-Selberg din eh. Ako, nagka-ilang Selberg din ako. Pero yung sa akin, na-dispose ko na. Yung kay Oni, na-dispose niya na. So, dalawa lang kayo ni Lou Hilario ngayon na may Selberg. Lou Hilario is a fantastic magician and ventriloquist. Okay. Alam ko, magpapahinga ka na, Sian. Thank you very much for being in the show. And congratulations. And ladies and gentlemen, salamat, Sian. And yung project natin, huwag mong kalimutan ha. Tuloy na yan. All right. Okay. That's all the time we have for all of you, ladies and gentlemen. Salamat po. Batiin ko lang real quick yung mga nanood. Jimin Capaldi, Martin Lunaria, my son is watching. Love the Way You Lie, number one. Ayan. Good night. God bless you both. Jens De La Paz and Jen Young, Oni Karkamo, Marie Grace Abunto. Lahat po sa inyo na nanood ngayong gabing ito. Thank you very much. Nagpuyat kayo kasama namin ni Sian Lim. Thank you, sir. Thank you, Sian. Okay, bye, keep safe, everyone. Bye. Keep safe. Bye-bye. Bye-bye. Bye.